Dito sa aking garden ay may dalawang paraan akong ginagawa upang magkaroon ng magandang uri ng lupa na ginagamit ko sa pagtatanim ng mga gulay. Kapag sinabing magandang uri ng lupa, hindi lang ito mataba o mayaman sa mga nutrisyon. Dapat ito ay may balansing tekstura upang walang hadlang sa malayang pagkilos ng mga ugat. Bagamat ang dalawang bidyong ito ay naipakita ko na dito sa channel, minabuti ko na pagsamahin ang dalawang ito upang maging gabay na rin sa mga bago pa lamang sa pagtatanim. Ang anumang uri ng lupa na ating pinagtataniman ay may direktang epekto sa kung ano ang ating itinatanim. Kung mataba ang lupa, mataba ang halaman. Kung pangit ang lupa, pangit ang nagtanim. Pangit ang magiging resulta ng tanim. Kaya pag-usapan natin ang isang simple ngunit epektibong paraan sa paggawa ng potting mix na ideal na pagtaniman ng mga gulay o ornamental. Ang mga materyales na ating gagamitin ay nabibili naman sa mga garden store o online. O kung ikaw ay nasa probinsya, malamang may ilan dito ang hindi mo nabibilhin. Sa ganitong paraan ay mas makakatipid tayo kaysa sa bibili tayo ng bibili tuwing mangangailangan tayo ng lupa. Kaya dito sa aking garden ay ako na ang gumagawa ng sariling potting mix. Dahil kung bibili ako ng nahalo na, ay mamumulubi ako sa dami ng lupa na kailangan ko. Ang mga materyales na ating gagamitin ay una syempre lupa, rice hull o ipanampalay, pwede rin tayong gumamit ng coco peat kung walang rice hull, carbonized rice hull o inuling na ipanampalay at ang ating pataba vermicast o wormcast. Maghalo ng tatlong parte ng lupa. Isang parte ng carbonized rice hull, isang parte ng rice hull, at isang parte ng worm cast. Kung marami naman kayong worm cast ay pwede nyo pang dagdagan yan para mas lalong tumaba ang lupa. Haluing mabuti upang maging pantay ang distribusyon ng pataba. Ito na rin ang ginagamit ko sa pagpapatubo ng mga buto at hanggang sa paglilipat tanim o transplanting. Ito ang ikukonsumo ng halaman habang siya ay lumalaki. Pero ang pataba na mayroon sa lupang ito ay mauubos dahil nga sa kinukonsumo ng halaman. Makakatulong pa rin na malaki ang paggamit ng mga iba pang pataba kagaya ng mga liquid fertilizer. Ang mga halimbawa dito ay ang FPJ, FFJ at iba pa. At ang resulta ng pinaghalo nating materyales ay isang potting mix na mataba, malambot o buhaghag at syempre natural. Walang sangkap na makakasira sa ating kalusugan at kalikasan. Ang susunod na ating tatalakayin ay kung paano naman tayo makakagawa ng isang potting mix na walang lupa o yung tinatawag na soilless potting mix. Ang soilless potting mix ay ideal sa pagpupula ng mga buto o kaya naman ay gawing medium kung kayo ay gagawa ng hanging vegetable na kagaya ng ginagawa ko dito sa rooftop. Ang mga materyales na ating kailangan ay worm cast, organic chicken manure, pero kung wala kayong mahanap na chicken manure ay pwede tayong gumamit ng compost. At kung wala din kayong compost ay kahit worm cast lang pwede na yan. Coco peat, carbonized rice hull at rice hull. Maghalo ng tatlong parte ng worm cast. Dalawang parte ng carbonized rice hull, isang parte ng rice hull, isang parte ng coco peat, at isang parte ng chicken manure. Inunote lang po natin na ang chicken manure ay dapat nanggaling sa organic chicken. Kasi kung ang manok ay feeds ang pinapakain at lalo na yung mga panabong na may mga antibiotic pa yan, hindi po ito matatawag na organic.
At katulad po ng nabanggit natin kanina, kung walang chicken manure ay okay lang. Pwede nating haluan ng compost. Pero kung wala din compost ay damihan na lang ang parte ng wormcast. At ang resulta ng pinaghalo-halo nating materyales ay isang mataba, malambot, natural at malinis na uri ng soilless potting mix. Maaaring gamitin sa kahit na anong klaseng halaman na gusto mong itanim, lalong-lalo na sa mga gulay na ating kinakain. Kung ano ang kalidad ng lupa na ating ginagamit sa pagtatanim, ganun din ang kalidad ng gulay na ating inaani. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood.